sinusubukan mo rin ako, Hipolito. Pero kung cash lang ang pinag-uusapan natin, hindi ako mapapahiya sa'yo. Kayang-kaya kong bayaran ang produkto mo. Salvador! Salvador! Boss. Patawag mo si Turo ngayon din. Yes, boss. Itong, humingin ko pa. Tagay! Sige lang. Uy, Itong, bakit? Problema ka ba? Nakakabahan ako kay Macoy eh. At naman? Masyado siya napapalapit sa mga kasamahan ni Cardo. Ano ngayon? Hayaan mo siya. Baka nasa sa buhay niya. Paano kung makakwento niya kay Cardo yung modus natin? Eh bakit naman niya ikakwento yun? Eh mga pulis sila Cardo. Siya rin ang malilindikan. Eh paano kung sabihin niyang napilitan lang siya? Sabihin niya na tayo nag-uutos para magnakaw siya. Berto, may punto si Tom. Eh paano kung papaikutin niya lang yung kaibigan ng pulis? O tapos isumbong tayo sa kanila. Umalma lang kayo. Umalma? Pag naglalta si Macoy, patay tayo kay Turo. Alam niyo naman ang patakaran sa rancho. Alam ko, kaya kailangan maging mautak tayo. Paano si Macoy? Patahimikan na kaya natin yung bata. Bago pa tayo mahuli, dahil sa kanya. Hindi yan. Baka pag hinalaan tayo. Alam nila na mainit ang mata natin kay Macoy. Paano gagawin natin? Basta ngayon, tahimik lang tayo. Magmalinis tayo. Boss. Good evening, boss. Pinatawag mo na ako. Salvador, Turo. May isang taong pumasok sa kwarto ko at nagnakaw ng pera. Boss, sino naman gagawa sa inyo? Lakas naman ata ng loob niya. Alamin ninyo kung sino gumawa. Kilala niyo ako. Ang ayoko sa lahat, yung kinukuha ang kahit anong pag-aari ko. Boss, may suspecha ako kung sinong gumawa nun. Sino sa tingin mo? Isa sa grupo ni Cardo. Cardo, mauna na ako sa baba ah. Kakamustahin ko lang si General Borja. Sige, Major. Okay. Excuse me. Aliana, magpahinga na kay ni Cardo. Cardo, ako nang bahala dito, ha? Tulungan na namin kayo, Aling Maring. Tara. Kahit sino pa ang gumawa nito, ang gusto ko, pagbayaran niya ang ginawa niya.